Magandang gabi sa ating lahat mga kasabong. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa pagtatari ng mga manok na nabuo natin na mayroong diferensya ang paa. Uunahin natin mga kasabong. Ngayon yung tungkol sa pagtatari sa sakang at saka pihaya na paa ng manok. At kung gusto ninyo makita mga kasabong, mapanood nyo yung mga tinatarian ko doon sa Facebook feeds namin, sa FB feeds namin na 30911 Lim Farm RPG 83. Search lang nyo mga kasabong kung gusto nyo mapanood yung laban ng mga tinatarian ko. Okay mga kasabong, bago natin ipagpatuloy yung tatari natin, shoutout muna sa boss ko kay Boss Dendron RPG 83 at saka sa misis niya Janice Rama Tumulak, at saka shoutout na rin sa mga anak ninyo boss kay Tina, kay Miguel at saka kay Perdy. Yung ano pala boss, yung project natin malapit na matapos yun. Okay mga kasabong, magsapi na ho tayo dahil baguhan pa lang tayo, ay mayroon ho tayong bilang apat sa itaas. Ganito ang paghawak. Ganito ang paghawak, sabong. Ganon. Isa yan. Hanggang pababa. Dalawa. Tatlo. Tatlo ko, sabong. Nga. Tapos apat. Tapos maghanap ka ng anggol kung saan ka comfortably. Dalawa sa baba. Isa. Saka dalawa. Himas. Para walang hangin na makapasok. Dahil yung hangin, isa yun sa dahilan kung bakit umiikot yung tari natin. Leaderboard na ho tayo mga kasabog. Pag lagay ng leader boot, dahil ang tatarian natin ay pihaya at saka sakang, pull down to kasabong leader boot. Bali dito na sa banda sa baba ng kukunti, dito na sa kasabong. Tapos himas, dapat may leaderboard natin, may pandikit yan tulad ng sapi natin para nakapit. Tapos isa kasabong. Tapos himas, akyat by star, isa. Tapos dahil ang tari ko kasabong ay high point, ako ay nagtutupi nito. Ganun lang kasabong, tingnan mo, dalawang tupi ko ako sa high point. Kita ganun. Ganun kasabong, ganun. Pagpupupi. Ganun kasabong ang pagpupi. Ganun. Pagpupi. Ganun. Dalawang pupi kasabong. Yun. Tapos iipipin natin nang isang bisis lang. Yun. Tapos baba na tayo. Baba. Yun.
itong natitira, mga 1 to 3 inches pabalot ng pauna natin, mga 2 to 3 inches. Dapat ang gamitin sa sabong ay maliit na paunan gagamitin ito. Dapat yung paunan natin ay ano siya, sabong paunan natin dapat naka balot siya ng buo sa ng sapin na natira natin. Pull down mo kasabong yung ano, pull down mo yung paunan, pull down paunan, dahil yung tatarian natin ay tihaya at saka sakang. Ayun, kung titingnan natin dito, ayun, kung titingnan natin dito kasabong, oops, ay pantay pa rin. Okay, tulatari natin mga kasabong. Pinakadulo kasabong ay ipitin lang natin. Ayun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Dito 10 times. Tapos baba ka rin ng 8. Paikis rin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Para siyang spike. Tapos bali, i-otso mo lang kahit mga tatlong bases. Sabong ko, 1, 2, and 3. Tapos pakit ka rin sa taas kasabong. Yun, mga 8, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Tapos baba ka rin, 8, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Ayun, sabong. Spike tayo ang paglapat ng tari. Dito ang hawak, ilapat na natin ito kasabong. Ganito ang paglapat. Okay, laging tandaan yung kanang tinidor nakagitna sa paunan. Yung kanang tinidor, yung kaliwang tinidor ay andito rin sa matigas na bahagi ng paanong manok yung kaliwa. Tapos sa baba kasabong, libi lang sa puno ng trap to kasabong, yung pinaka ano na tari natin, pinaka base ng tari. Okay kasabong, itong tari dito yun kasabong, dito sa ito kumatakbo dyan sa dito kasabong, sa tuhod, sa nang bahagi ng tuhod. Ganyan ang kasanang pihaya at saka sakang na klase ng paanang manok. Lagyan natin muna ng kundom, parang klarong-klaro yung kwan. Hindi maklaro. Para maklaro, parang hindi pa rin maklaro eh. Yung video natin. Ayun, kasabong. Ayun, mga kasabong. Tingnan mo kasabong. Diyan yan. Sa kanang bahagi ng tuhod ng manok, yun ang asintalang, yun ang kasanang pihaya at saka sakang na paanang manok. Kung ano to kasabong, kung palalakarin natin, parang pasok to. Pero hindi ito pasok. Pag swing nito, hindi ito pasok. Dahil tihaya siya at saka sakang kasabong. Huwag kalimutan pala kasabong. Kung ano tayo, kung yung tinatarian natin na paano manok, kahit anong klaseng diferensya, kailangan hanggang kalambutan lang kasabong. Yung sukat ng tari natin hanggang kalambutan lang. Huwag sa, feeder line, or kaya above to the feeder line, dahil
ang mangyayari dyan, sasabit yung saka ng paa ng tari dahil mataas, dahil may diferensya yung paa ng manok natin. Ang iniisip natin dyan, makasabong na pinamaan ng tari na kalaban, pero hindi pala. Nakatama saka ng paa niya yung sariling tari niya. Digli pa rin yan. Double check mga kasabong. Dapat swing natin talaga to. Double check sa... Ayun na mga kasabong. Yun ang asimta natin. Ayos ninyo mga kasabong. Pag anuhan na lang ninyo, pag-aralan lang ninyo, pagbutihan lang ninyo. Para lang to sa mga baguhan na gustong matuto magtari at saka hi na lang dyan sa mga veterano. Ay, oo nga pala kasabong. Tatalian lang natin to para ano rin. Kasi yung previous videos ko tungkol sa ano, sa bid-bid ay hindi maklaro. Tatalian lang natin to. Okay, as a beginner, may bilang to. Ito tin sa baba. Kahit mga 8 lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Dapat yung pagtali natin kasabong ay sama-sama silang lahat para matibay. Sa taas ng konti ng tahid, 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Sa taas pa ng konti, 5 rin. 1, 2, 3, 4, and 5. Check kung may check mga kasabong kung may gumalaw. Oops. Kung walang gumalaw, patuloy natin. Kaliwang pinidor, kasabong, hawakan natin. Ganito, 1, 2, 3, 4, and 5. Kahit 5 lang. Kaya ng pinidor naman tayo, mga kasabong, itong paunan. Ito, 1, 2, 3, 4, and 5. Tapos, ito nakasabong yung imbis ng tari para ito nang hawakan natin para hindi siya iikot papuntang kanan. Ganito lang, kasabong. Ganon. Yun. Kahit mga 5 kasabong, mga 5 to 7. Oh. Sampay. Sampay lang kasabong, sampay. Sampay sa paunan. Parang ano lang itong kasabong? Otso. Hanggang 5 lang tayo. 5. Okay. Okay kasabong. Kuha. Sampay lang. Tapos... kahit 3 bisis lang kasabong, utso pa rin. So, dito sa baba, tapos sampay rin sa ano. Kahit 3 to 5, pwede yun. Sampay rin sa paunan. Dito. Sampay sa paunan. 2. Ayun, and 3. Sampay rin. At saka, sunod bang kasabong, kahit 3 bisis rin. Sampay rin kasabong, kahit mga 3 bisis rin. Yun, klaro kasabong. Sa ilalim, ang paunan, yun, dito kasabong. Sampay rin sa taas, puro lang ito. Ano kasabong, sampay. Sampay rin, kahit 3 bisis kasabong. O, tingnan mo. Yun, sa ilalim. Atakin yung kasabong, atakin. Yun. Tatlo. Itong natira ay ubusin na natin. Tayo na bahala mag-distribute. Kung gusto nyo masubukan yung bibid kong mga sabong, subukan nyo lang. Eh, kung ikaw, kung anong mas komportable sa'yo, nasa sa'yo na yun. Last, yung pinakadulo na ako mag-lock dahil kung marami kang lock dyan sa mga tinidor,
aangat yan. Baka may tendency pa na iikot yung tari natin. Ayun. Ayun ang kasabong. Hanggang sa susunod, mga kasabong. Practice lang, mga kasabong, at kukuha rin natin yan. Magandang gabi ulit sa ating lahat, mga kasabong. Sana nakatulong.